Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Ang topic natin para sa memory, sa memorya at sa utak. Mga pampatalino tips, di ba? Ang kinakatakot natin, yung pagkakaroon ng dementia. Ang dementia nakakatakot kasi sintomas to ng lagi ka nakakalimot, poor judgment, hindi ka na makauwi sa bahay, minsan hindi nakakasalita, at yung iba nag-iiba ang ugali. Parang nag-uulyanin. Yan ang ibig sabihin ng dementia. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng dementia. Ang pinaka-common sa medyo may edad, yung Alzheimer's disease. Ang Alzheimer's disease, may nasisira sa utak, mayroong protina na sumisira doon. Meron ding dementia na ang dahilan ay yung stroke. Yung mga na-stroke, nagbabago yung ugali, nakakalimot din. Parang computer yan eh. Pag nasira yung utak natin, na-stroke, nasisira. Pwede rin magdulot ng dementia ang Parkinson's disease tulad nung nangyari kay Muhammad Ali o Michael J. Fox. Meron ding dahilan ng dementia na pwede natin maiwasan tulad ng head injury, na bagok yung ulo, na aksidente sa kotse, natumba, mga boksingero, laging nagbubugbugan, natatamaan yung ulo. Minsan nagkakaroon din ng mild dementia. Meron din ganyan nangyayari. Kaya huwag papauntog yung ulo. Meningitis, mga brain infections, pwede rin magdulot ng pagkasira sa brain natin na tinatawag na dementia. Exposure sa mga pesticide, mga metal, heavy metal, lead, hindi rin po maganda yan. May epekto rin sa utak. Kung merong liver failure, nasisira yung atay, merong kidney failure, may kidney problem, pwede rin magkaroon ng dementia kasi nga nag-iipon yung dumi sa katawan natin. So gagamutin yung liver pati yung kidney. Paggamit ng illegal drugs, shabu, hindi rin maganda po yan. Pag inom ng alak, sobrang lakas uminom ng alak, nakakasira po ng utak yan pag inom ng alak. Anong mga test ang pwede natin gawin para malaman kung may diferensya sa utak? Merong mga mamahaling test, CT scan, MRI. Pero bago yan, meron tayong tinatawag na mini mental status exam. Pwede natin gawin ngayon na mini mental status exam. May grado yan, malalaman kung may dementia o wala. Palagay natin, tatandaan ninyo, meron ako sasabihin na tatlong bagay. Mamaya itatanong ko ulit sa inyo, ang tatlong bagay ay apple, table, and coin. Apple, table, and coin. So bigyan ko muna kayo ng test. Palagayin natin, yung mga may dementia, tatanungin nyo, nasaan kang lugar ngayon? Minsan di nila masabi. Anong araw ngayon? Sino presidente ngayon? Di nila alam. So yun yung mga malalalang case na. Ang isa pang test, pwede natin mag-spell. Spell nyo salitang world. O, Doc Lisa, spelling ng world. W-O-R-L-D. Diba? Ngayon, spell nyo ang world pero pabaliktad. O, sige nga, pabaliktad. Paano mag-spell ng world? D-L-R-O-W. Kaya nyo ba? Hindi. Pag hindi nyo kaya, sabihin medyo mahina, ha? Ito pa, isang test ng mini mental status exam. Mag-uumpisa tayo sa 100 at magma-minus tayo ng 7. Tuloy-tuloy lang tayo, minus 7, minus 7, minus 7. Umpisa tayo, 100 minus 7. Sagot, tama, mali, 93, di ba? 93 minus 7. Hindi na makasagot. 93 minus 7, mali na, 86. 86 minus 7. 79. Tinatagal lang ko konti para makasagot kayo. 79, 72, minus 7, ano na, 65. So, kung kaya nyo gawin yung minus 7, maayos yung talino natin. Wala tayong dementia. Tapos, misa, pinapasulat nyo na isang sentence. Magagawa ba niya? Okay? So, para makaiwas sa dementia, huwag magpapauntog, ha? Aalagaan yung utak natin. Pwedeng uminom ng vitamin B complex. Para sa ugat, baka may tulong din. Siyempre, pag nagmo-motorsiklo, kailangan may helmet, diba? Pro-protect nyo yung ulo ninyo.
Tapos, para tumalino, dapat ine-exercise lagi ang ating utak. Sabi nga sa medisina, use it or lose it. Pag hindi mo na-use, hindi mo ginamit, malulus mo yun. Hindi mo na, parang sa kamay, pag hindi ka nag-exercise, lalambot yung kamay mo, manghihina ka na. Utak, ganun din, ine-exercise yung utak. Paano? Mag-crossword puzzle, mag-sudoku ka. Huwag ka ganun gumamit ng calculator. Kung meron ka, ita-times. Diba? Isulatin mo, mag-times ka, mag-divide ka, baka nakalimutan mo na. Pwede mag-chess, diba? Pampatalino ang chess. Mag-aral, magbasa lagi, diba? Mag-isip, mag-search sa internet. Gamitin ng gamitin yung utak. Parang, naalala nyo ba nung college kayo, high school kayo, diba? Pag may test, talagang aral kayo ng aral ng mathematics, tumatalas yung utak nyo. So, laging gagamitin ng utak. At wag sa mga may edad, wag na mag-retire, diba? Pwede naman magbawas ng trabaho, pero gamitin pa rin na gamitin yung utak. Yan ang kailangan natin. Tapos, naalala nyo ba yung tatlong bagay na sinabi ko kanina? Nakalimutan nyo na. O, Doc Lisa, ano yung tatlo? Ay, narinig na niya kanina si Doc Lisa eh. Ang sagot ay Apple Table Coin. Hopefully, nakuha nyo yun. So, yan po mga tips natin. Diba, alagaan yung utak, healthy living. Kung may high blood, gagamutin. Kung may diabetes, gagamutin. Para hindi rin ma-stroke. So, ito yung mga paraan para malaman natin kung may dementia ang tao at kung paano iiwas sa dementia. Isa pa po, air pollution, di rin maganda. Masyadong mausok. Maganda nga dito, maraming halaman eh. Kasi kung sobrang usok, nalalanghap natin, nasisira yung baga, minsan tumataas din ang tsansa ng stroke. Like and share po. Sana nakatulong itong tips natin para maging healthy ang mga utak natin. Isa yan, dementia sa kadalasang sakit ng bayan. God bless po. Dagdag ko lang po, tips din, pampatalino para sa utak natin. Kailangan kompleto din ng tulog, ha? Pag puyat lagi, hindi maganda. Tulog, stress, babawasan ng stress. Yung mga may depression, may lungkot, pag sobrang depressed, hindi na rin makaisip. Yung environment natin, kailangan malinis yung hangin paligid para at least pati utak maproprotektahan. At yung kinakain natin, syempre, di ba? Kailangan healthy diet ang kakainin nyo. Gulay, prutas, makukulay. Kasi kung ano kinakain natin, yan din na pumupunta sa katawan natin at sa utak natin. So yan ang mga dagdag tips natin para sa inyo. God bless po.